Narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pambalagawain. Ito po ang pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbigay ganang sa salita ng ating pinakamamalapay Jesus na ito bidadali ang ating mangaral, ang ating beloved preacher, Bill Barry Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher of Paul. At tayo po muna ay magkaisa po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise God. Opo, dakilang mapagpala ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa pangunang dalangin ng taong nilang isang aming minamahal at ginagana, Pastor Evangelista, William Almeida, and the Prophet of God. Misa pa kami nagpupunan, nagkapasalamat sa bawat yugto na aming banal kang pinagpala at nilang isang sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitna, sa iyong patuloy na pagkabadama na matamis na pisensya, pati ko na sa amin sa tutuwi ng Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, misa pa kami buong pagpapakumaba, iminang kapatawaran sa lahat na nagawang pagkakamali, pagkukulang, pagsalansan sa banakalooban, patawarin mong bawat sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay na sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, daloy ang spirit ko, wala pala, asimbering kamaraan, matindihan, inibig ng mga baguha, mga bisita, matatiyan, maging sa aming webcast viewers, to aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang kaaway, damas of hindas at dansa na belief cast out from them and bind the power of darkness. Anoint, Lord, as we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at unang-unang sa lahat. Ako muna nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdilit, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubulan ng mga pagkapala. And I give the all honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will Almeida, the entire problem of God. We love you so much, my pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable son, Pastor Lindsay Almeida, beloved Mama Dear. At pagbati na rin ng happy, happy birthday sa aming beloved Mama Dear. We miss you so much po. And greeting as well to all the beloved children and children of Almeida family. At sa lahat po natin minamati, iniibig ng mga kapatid at mga kapamanggawa. Sa lahat po natin iniibig ng mga bisita dito ngayon, maging sa lahat ng ating webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika. Beloved Ted, beloved Minister Luke Smith, sa kanilang mga anak, at sa mga anak din po na beloved Mr. Pods, beloved Tinis sa bansang Amerika, at sa lahat po ng ating kapatid, sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakantabay sa ating live streaming, magandang magandang hapon po. Amen. Praise God. Mga iniibig, ang mga tao at mga bansa na kung saan ay sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan ay totoong sila po ay grabe ang kanilang paghahanda, mga iniibig ko, na yung mga darating na mga kalamidad, mga salot, maging mga gyera, mga inibig ko, ito'y kanilang ginagawa, gumugugol ng by the billions, mga inibig ko, na pera upang maprotektahan ang kanilang mga nasasakupan. Subalit, isang bagay ang nakaligtaan ng mga tao, mga inibig ko, lalo yung mga hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon, yung pong galit na ibubugso natin dahil sa buhay sa mundong ito. Kaya kung ating pong basahin, magkakasunod na pong basahin ito, dito po sa Revelation chapter 6, verse 15 up to 17, Isaiah 29, verse 11, Jeremiah 25, 31 up to 33, and Zephaniah chapter 1, 15 and 18. Ngayon lamang po. In the book of Revelation chapter 6, from verse 15 up to verse 17. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains and the mighty men, and every bondman and every freeman, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? The book of the prophet Isaiah, chapter 29, verse 11. And the vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed, which men deliver to one that is learned, saying, read this, I pray thee. And he saith, I cannot, for it is sealed. The book of Jeremiah, chapter 25, verses 31 to 33. A noise shall come even to the ends of the earth, for the Lord had a controversy with the nations. He will plead with all flesh. He will give them that are wicked to the sword, saith the Lord. Thus saith the Lord of hosts,
Behold, evil shall go forth from nation to nation, and a great whirlwind shall be raised up from the coasts of the earth. And the slain of the Lord shall be at that day from one end of the earth even unto the other end of the earth. They shall not be lamented, neither gathered, nor buried. They shall be dung upon the ground. Zephaniah chapter 1, verses 15 and 18. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. Verse 18. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. God bless you po sa tagar. Dito po sa Apocalypse kapitulo 6, versikulo 15 hanggang 17. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayaman, at mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang mga bawat laya, ay nagsisipagtago sa mga yungib at sa mga bato ng mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami iyong itago sa mukha noong inakaupo, sa luklukan at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kailang kagalitan, at sino ang makakatayo? Dito po sa Jeremias kapitulo 29, ang talata po ay... Nagkamali po ako nila. 6 po. Dito po sa Jeremias? 29:6. 6. Dito po sa 6. Siya'y dadalawi ng Panginoon ang mahukbo sa pamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay ng ipo-ipo at bagyo at ng liyab at mamugnaong na apoy. Jeremiah 25:31-33, Zephaniah. Mula po sa aklat ni Jeremias, kabanatang 25, talatang 31 hanggang 33. Ang ingay ay darating hanggang sa wakas ng lupa sapagkat ang Panginoon ay may pakikipagpunyagi sa mga bansa. Siya ay papasok sa paghatol sa lahat ng mga ng tao. Tungkol sa mga masama, sa mga masasama ay kanyang ibibigay sila sa tabak, sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihan bahagi ng lupa. At ang mga mapapatay ng Panginoon sa araw na iyo ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Dito po sa aklat ni Zephaniah, kabanatang 1, talatang 15, at 18. Ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuutan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaawaan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman. Dito po sa 18, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto, ang kanilang gintuman ay hindi man makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa magitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Ang mahalapang na magpala sa kanyang banal na salita. Mga niibig, sa ating pong mga napakinggan ng mga talata, ito po'y maliwanag na dito mga inibig ko ay ibubukso ng Diyos ang kanyang galit sa sanlibutan ito, lalo na sa mga tao na hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito mga inibig ko, sa ibang nabasa natin yung talata, mga inibig na kung saan ito, hindi natin maranasan ito,
Huwag tayo pinaglingkod ng katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, lahat ng klase ng mga tao, mga hari, mga papresidente, mayayaman at mahihirap, mga laya, mga inibig ko, ay magsisipagtago sa yungib, oh, sa bato ng at mga bundok. At uutusan pang nila, mga inibig ko. Uutusan nila ang mga tao, ang mga bundok at mga bato na mahulog sa kanila at upang makapagtago doon sa kordero, ating pinakamamahal na Panginoon. So dito makikita natin, mga inibig ko, na sa pangapanahon na yan, ay makikita natin ang magiging hirap ng tao, tatakas ang kamatayan, mga inibig ko. Kaya ang sabi dito, sino ang makakatayo sa galit ng Diyos? Sino makakatayo dyan? Yun lamang mga naglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na tumalima at sinagawa ang bawat kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. Kaya dito sabi pa, dadalawin sila ng mahal na Panginoon Jesus sa pamagitan ng kulog, lindol at kidlat at malaking kaingay ng ipo-ipo at bagyo at ng liyab na namumugnaw na apoy. Ang bagyong ito, mga inibig ko, na kung saan na mangyayari ay hindi na ito na maranasan ng anak ng Diyos. Sapagkat dulot-dulo ng mundo, sabi dito, dulot-dulo ng mundo, sa sobrang lakas ng bagyo, mga inibig ko, ang mamatay ay dulot-dulo ng lupa, mga inibig. At ang tao ay hindi na po maililibing, magiging itong dumi na lamang. Ayan ang mangyayari, mga inibig ko. Pag ang tao ay patuloy na magbibigibigihan at hindi magbibigay kahalagahan sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Maging ang iyong pilak at ginto, sabi ng Biblia, ay hindi makapagliligtas sa iyo sa araw ng galit ng Diyos, may iniibig. At ito'y naranasan na ng ating bansa nung mga nakaralipas na mga taon. Sa lugar ng parte ng Visayas at Mindanao, mga inibig ko, na kung saan yung malakas na bagyo na yan na kumitin ng napakaraming tao, maging ang mga buildings, mga inibig ko, mga infrastructure, ito po yung nakawasak. Pero makikita natin, mga inibig ko, pag ikaw lumalakad ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw ay may separate sa galit ng Diyos. Yung ating beloved sergeant, na kung saan ay pinalilikas siya ng kanyang superior, na sabi pumunta na, lumipat na doon sa kampo, sapagat yung sa kampo, matibay, mga inibig ko, bato yun at saka may mga bakal. Samantala ang bahay ng ating beloved sergeant, hindi ko na matandaan ang kanyang pangalan, mga inibig ko, pero yun po ay pangkaraniwan na bahay lamang. At talaga medyo may kalumaan pa. Subat anong sabi niya, mananatili po ako dito sapagat ang aking Diyos sa pinaglilingkuran ang siyang magliligtas sa akin sa malakas na bagyong ito. So sa madaling salita, mga inibig ko, yung bagyo na yun na talagang kumitin ng maraming buhay, talagang nagwasak ng maraming mga ari-arian, mga inibig ko. Mga buildings, mga bahay. Isipin niyo po, mga inibig, yung kampo nila na sana lilipatan niya kung siya lumipat doon. Nawasak yun, mga inibig ko. Nawasak. So, barit yung kanyang bahay sa dakilang himala nating mahal na Panginoon sa Panginoon, dalangin natin minamat ginagana ng pastor. Oh, hindi man natinag yung kanyang bahay, iniligtas, iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, yun po magiging kuhan natin, may inibig ko, pag ikaw ay matapat na naglilingkod sa ating sa buhay, iingatan ka, ililigtas ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya kahit anong mga bagyo, mga inibig ko, na dumarating sa mundong ito, pag iyong pinapakinggan ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi mo itinatakwil ang kautosan ng Diyos, at patuloy kang maglingkod ng buong katapatan, makakamtan mo yung proteksyon. Subalit, doon sa mga patuloy na nagwawalang bahala, itinatakwil ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy pa rin sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na itong isang bagay na kinamumuhayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So Kristo, manibig ko, ang sabi ng banal na kasulatan, sa Revelation chapter 9 verse 20, ito po ay pagsamba sa demonyo pag meron kang mga Diyos-Diyosan. Kaya ito yung nangyari, itong mga bagay na ito, yung mga salot na ito, mainibig ko, sapagkat namumuhi ang Diyos sa mga bagay na yan. Kaya kung tayo po ay patuloy na maglingkod ng pagkatapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, makamtan natin lagi yung pag-iingat ng Diyos. Subalit doon ang mga pag-iisip ay wala sa ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy na pinagwawalang bahala ang salita ng Diyos, mga inibig ko. Mararanasan nila, mga inibig ko,
ang galit ng Diyos at sino ang makakatayo sa kagalitan ng dakil ng Diyos, yun lamang pong naglilingkod ng pong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala sa gawa ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sapagkat meron totoong tao ng Diyos, meron propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon na walang sawang na nalalangin araw-gabi at sa sakripisyo nag-aayuno para sa kaligtasan ng maraming tao para mailapit sa ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi nila maranasan yung bukso ng galit ng Diyos. Yan po'y anytime now, mga inibig ko. Kaya nga, mga inibig, ang mga pinangal sa atin ng beloved parents in the Lord, ang Bible study natin, beloved Honorable San Pastor Lince Almeda, na kung ito po'y ating iingatan ng mainam, mga inibig ko, tayo po'y laging ililigtas ng ating dakilang Diyos na buhay. Tayo lahat na nangauna ay napakinggan natin na turot-aral, pagtuturo, with power and anointing ng propeta ng Diyos. Lahat tayo ngayon ay nagtatamasa na ng grabing bihaya. Nagpatuto kanina, grabing hirap ng kanilang buhay. Ngayon, meron na silang hanggang third floor, mga inibig ko, may paupahan pa. Oh, meron pa mga sakyan na pinagkalob ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya nga, mga inibig ko, anuman po mga nagbabadyang mga nakakatakot na mga bagay na darating sa mundong ito, especially yung warning ng peoples, yan po yung anytime, mga inibig ko. Baka nakakalimutan ng tayo yung the big one. Actually, itong nakaraang linggo, mga inibig ko, ay bumabagyo na nga, lumindol pa. Pero makikita natin sa bansa natin, kahit medyo malakas yung lindol, andun lagi ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa bansang ito. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat merong isang tutong pastor na nalalangin araw-gabi para sa ating makaligtasan, mga inibig ko. Kaya nga, mga inibig ko, sa lahat na nangyayari sa buong mundo, patunay na malapit na siyang babalik, mga inibig ko. Kaya po, anytime now, nandyan na yung kaguluhan, patay ang kaliwa at kanan, mga inibig ko. Kasi may ibang bansa yung mga nangyayari ngayon. Dito na ng mga nakalipas na araw. Sa China, mga inibig ko, nagkaroon ng ma-plus flood, pinasok ng tubig ng subway. Eh, siyempre, kung nandun ka sa ilalim, eh, siguro mga 50 feet pa ngayon ang lalim niyan, biglang papasok yung tubig, ay, marami ang nangamatay doon, mga inibig ko. Oh, sa parte ng Africa, sa sobrang gutom na ng tao, mga inibig ko, oh, niraransak na yung mga malls, maging mga warehouses, mga inibig. Oh, sa ibang bansa pa, sa parte ng Europe, na kung saan ay talagang nagrarally sila ngayon sapagkat ayaw nila na yung mabaksinan, mga inibig ko, talagang andun na yung, kasi hindi sila makapamili. Hindi sila makapaglabas, mga inibig ko. Hindi sila makapag-travel. So nagkagaroon na ng kaguluhan. At sa iba't ibang panig pa naman maging dito sa ating bansa na lalong tumaas, mga inibig ko, yung kwan ng COVID-19. Kaya ito'y patunay lamang, mga inibig ko, na yung ito'y isa sa mga galit ng Diyos na binubugso niya, mga inibig ko. Ito'y pinahintulot ng mahal na Panginoon. Pero ang ating mahal na Panginoon, mga inibig ko, siya'y naparating sa mundong ito. Tayo'y hindi para sa kanyang galit, para tayo magtamo ng kaligtasan. Ano po dito ang sabi sa verse Thessalonian, kanina lang po, 5, verse 9. The first book of Thessalonians, chapter 5, verse 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. God bless you po. Dito po sa una na Thessalonica, kapitulo 5, versikulo 9. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tayo po ay itinilaga ng Diyos hindi sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ito po ay ino-offer ng ating dakilang Diyos na buhay. Subalit ang tao ay patuloy na nagbibingi-bingihan. Bagamat napakinggan nila ang mga grabing mga himala, mga inibig ko, subalit ayaw pa rin maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon maging sa mga ilan-ilang pirasong Kristiyano na ayaw ibigay ng 100% ang totoong paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo tinilaga ng Diyos sa kanyang galit. Sapagkat, mga inibig ko, ang mahal na Panginoon wala siyang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong mga sasama, kundi ang mga tao ay magbalik loob at magsipagsisi, mga inibig ko. Yan ang gusto ng Diyos. Ayaw niya na mga tayo mapahamak. Ganun iniibig ng mahal na Panginoon ng mga tao, mga inibig ko. Subalit kung ang tao ipatuloy na tataligod, ayaw maglingkod sa Diyos,
May warning ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 1 verses 8 and 9, in flaming fire taking vengeance on them that know not God and that not obey the gospel of Jesus, our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. So babalik ang ating mahal na Panginoon. Hindi na para ipahako sa krus. Andun na yung kanyang paghihiganti. Kanino? Doon sa mga tao na nagtakwil sa kanya, doon sa mga tao na hindi nagbigay kahalaga sa salita ng ating mahal na Panginoon, at maging sa mga ilang Kristiyano na ayaw ibigay ng 100% ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay mararanasan nila yung gaming galit ng mahal na Panginoon. At yan po yung nararanasan na ng mundong ito ngayon, mga inibig ko. Pero yung unang nabasa natin kanina, at saka yung Jeremiah 25:31-33, hindi na natin maranasan yun, mga inibig ko. Sapagkat bago mangyari yun, mga inibig, kukuhanin na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga matatapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, ano po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay upang hindi mo maranasan sa ating iniibig ng mga baguhan, sa ating mga beloved webcast viewers, maging sa ilang Kristiyano, ilang pirasong Kristiyano na hindi pa binibigyan ng 100% kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Upang hindi mo maranasan ang galit ng Diyos, ano po pinagagawa ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi po rito sa Mark chapter 1 verse 15, Book of Jeremiah chapter 26 verse 13, magkasunod po ang basahin, kaya nilaman po. The Gospel of St. Mark chapter 1 verse 15, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the Gospel. The Book of Jeremiah chapter 26 verse 13, therefore now amend your ways and your doings, and obey the voice of the Lord your God, and the Lord will repent him of the evil that he had pronounced against you. God bless you. Ang Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kabanatang 1, Talatang 15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Dito po sa aklat ng ni Propeta Jeremias, Kabanatang 26, Talatang 13. Kaya't ngayon, pabutihin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, at inyong talimahin ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos, at pagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinalita laban sa inyo. Amen. God bless you, mga kapatid. Everybody so praise the Lord. So ito ay pinagkagawa ng ating mabait na Diyos na buhay na dapat gawin ng tao upang hindi nila maranasan yung galit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magsisisi at magsisampalataya, mga inibig ko, pakinggan at tumalima sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Beloved sons of God, repentance is not an invitation, but it is a command. Mga inibig, ang pagsisisi po, ito po hindi po pag-iimbita, kundi ito po ay utos na dapat isagawa upang makaiwas sa galit ng Diyos na ibubukso niya sa mundong ito. Yan po ang dapat gawin ng tao, magsisi. Pag nagsisi ka, nagpakumbaba ka, mamapapatawad ang iyong kasalanan, at ang sabi ng Biblia, darating sa iyong kaginhawahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yung kaginhawahan na yan? Gagalingan yung karamdaman, magkaroon ka ng kapayapaan sa puso at isipan, mababago ang iyong buhay, maging ang iyong mga vices, ito'y aalisin sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magsisikalamat at sumampalataya sa ating nag-isang Diyos na buhay. At ang sabi pa dito, kung ating pagbubutihin at lalakad ng matuwid at isasagawa, at pananatilihin ang kanyang tinig, ang kanyang kautusan, makakamtan po natin, mga inibig ko, ang blessing. At hindi na itutuloy, sabi dito, hindi na itutuloy ng Diyos yung kanyang inisip na gawang masama doon sa mga tao. Yan po, mga inibig ko. Biblical example, mga inibig. Si Jonah, nung utusan ng ating mahal na Panginoon na pumunta sa Nineveh, mga inibig ko, upang bigyan ng warning sapagkat yung kasamaan ng tao doon ay napailang lang na doon sa kalangitan. So, barit kasi alam ni Jonah na ang mahal na Panginoon ay puspos ng pag-ibig, banayad sa pagkagalit, mga inibig ko, andun ang laging habag. Imbis na pumunta ron, imbis na sumunod sa salita ng Diyos, tumakas.
pumunta sa Tarsis, mainibig ko. Sumakay ng isang barko, mainibig ko, at doon, nagpasapit ng Diyos ng isang malakas na unos. Halos sila'y mawasak ang barko na yung mainibig. Subalit, mainibig ko, yung puno ng kapitan, siya natutulog kasi sa ilalim. Kaya anong ginagawa mo dyan, dumalangin ka sa Diyos mo. O nung malaman, mainibig ko na siya yung sanhi kung bakit nagkaroon ng malakas na unos, itinapon siya roon sa dagat. At doon ay nilamon siya ng isang malaking isda. After 3 days, doon itinapon siya roon sa Nineve. Binukas doon siya, dinala sa Nineve. At doon, mainibig ko, sinunod niya ang utos ng mamahal na Panginoon. At siya po ay nangaral doon, nagbigay ng warning. Sa loob ng 40 days, magsisim. Maging yung hari, mainibig ko. Talaga, nag-ayuno sila. Maging mga hayop, walang kumain, walang tubig, mainibig ko. At doon, hindi na ginawa ng mamahal na Panginoon yung kanyang gagawin na masama doon sa Nineve. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. At kung ito'y gagawin na lahat ng tao sa mundong ito, mainibig ko, hindi na ibubugso ng Diyos yung kanyang galit sa mundong ito, mainibig, bagkos mararanasan natin yung grabing blessing, yung biyaya na nagmumula sa ating daklin sa buhay. Kaya pag nagawa mo yan, mainibig ko, ika'y sasanpalataya, magsisisi, magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon, tatalima at gaganapin ang lahat ng kanyang kautusan, mainibig ko, may pangako pa ng ating daklin sa buhay. Ang pangako niya hindi ka natatanggap ng galit ng Diyos. Ang makaranasan mo, pupuspusin ka ng grabing pag-asa ng kagalakan, pananampalataya at ang banal na Espiritu ng Diyos. Last verse, dito po tayo sa Romans chapter 15, verse 13. Kailan lang po, maghanda na po mag-awit, manalugtog. In the book of Romans chapter 15, verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. God bless you po sa Tagal. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kakagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo managana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Oh, hallelujah. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Pag ika'y nagsisi, nagpakumbaba sa sampalataya sa ating nag-iisang Diyos sa buhay, tatalimahin mo at susundin mo ang lahat ng kanyang kautosan, kanyang kahatulan, hindi na yung galit ng Diyos na ibubukso niya, kundi pupuspusin na tayo. Sabi niyo, pupuspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan at pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Plus, yung kanyang pangako na anytime now, yung buhay na walang hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa utang nating nabasa mga talata, mainibig ko, sino ang makakatayo sa kagalitan ng Diyos? Yun lamang taong naglingkod, nagpakumaba sa harapan at isinagawa ang banal kaluban ng Diyos. At tayo magpasalamat, nagawa natin ang mga bagay na yan sa kabagan ng ating mahal na Panginoon, sa turut aral ng ating beloved and noble parents and the beloved children. Kaya tayo hanggang ngayon nandito, kahit na pandemic, petuloy na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat at ating inimbitahan at ating inibig ng mga bisita. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon araw ng pagtanggap pag sa ating beloved webcast viewers, tanggapin niyo po ating mahal na Panginoon habang ating inaawit ang papuring awit ito. Gawin natin panalangin ang awiting ito. Amen. Praise the Lord. Aking binibigyan po ka doon sa Black Corporate Chair, Bar Joey. Di na magtatagal ang sa atin.
Sawa mo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay pag-ibig. Alam natin ang nagaganap ngayon ay talagang nariyan na ang lahat ng tanda. Tunay na hindi na magtatagal ang mundong ito. Wala nang panahon parang lumayo pa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Magpasalamat tayo sa buong mundo. Merong italagang tunay na gawain ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang kanyang pag-ibig ay sumaatin mga minamahal ko at tiyak natin ang kaligtasan. Mundo pa lang ay parang nasa langit. Mga minamahal, sa panalangin, pagpapagal, pag-aayuno ng ating minamahal at iginagalang na magulang sa Panginoon, sa kanilang beloved children and the beloved family, agnais talaga nila yung pagkakaisa upang tayong lahat ay may panalangin, mga minamahal ko. Lahat tayo ay nakinabang.
sa lahat ng mga baguhan, sa mga maliligtas pa, sa lahat ng kapatiran sa buong mundo. Tayo po ang pinakamapalad na nilalang sa mundong ito. Sigurado tayo sa kaligtasan, mga minamahal ko. At ang pangako ng Diyos, ang kanyang dakilang pag-ibig ay isa sa atin. Kaya nga, ihanda natin ang ating mga sarili. Handa ka na ba, kapatid, na kung dumating siya, wala nang oras upang magbago ang iyong isipan. Yung maiwan ka dito sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, kahit dikindik na bagay. Ang sabi ng ating daily beloved pastor, pag naiwan ka sa pagdagit ng mga banal, 1% lang ang pag-asa. Anong parusa ang magaganap? Magpapugot ka ng ulo o kaya magpatatak ka ng marka ng 666. Ngunit alam natin na magaganap pa mga bagay na yan. Ikaw at ako, siguraduhin lang natin. Siguraduhin lang natin na handa tayo anytime from now. Sama-sama tayo sa pangako ng Diyos. Ang langit na kanyang inihanda, ang buhay na walang hanggan. Kaya sa ating minamahal na mga baguhan, ngayon ang araw ng kaligtasan. Tinawag kayo sa araw na ito maging ang ating live webcast viewers upang patunayan na ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal namin, mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kayo po ay pinagpala sapagkat ito ang layunin ng Diyos. Masaksihan niyo ang mga dakilang himala upang ikaw din maganap sa iyo ang mga kamanghamangang gawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Meron pong reglamento o requirements ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa lupa, mula sa langit at nagpahayag. Mula sa langit, nagpahayag sa lupa bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangan mong pagsisihan ang lahat ng iyong mga kasalanan. Iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at maging matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat, ang bautismo ng banal na Espiritu. Siya ang magsasagawa iyan. Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu ng Diyos. Totoo nga, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya titingnan kung gaano kalaki ang iyong nagawang kasalanan. Titingnan niya ngayon kung gaano ka magpapakumbaba na pag ikaw ay nilubog sa tubig, kalaki pang iyong pagsisisi. Lahat ng iyong mga kasalanan, pinatawad na ng ating dakilang Diyos. Kalakip niyan yung kanyang dakilang himala, yung pagpapagaling, pagbabago ng buhay. Kaya nga, pag magpapatuloy ka sa paglilingkod at maging tapat, babautismo ang kanya ng iyong banal na Espiritu. Pag sayo, sumayo ang banal na Espiritu, tatanggapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ito'y tanda na sumasayo ang kapangyarihan ng Diyos, lahat ng mga bagay na magaganap sa mundo, lahat ng gawa ng kaaway ng Diyos, iyong mapagtatagumpayan. Ibig sabihin, ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa mga oras na ito, buong pagpapakumbaba, tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
bilang Diyos at sariling tagapagligtas, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay, yumuko po kayo at pumikit bilang pagtapakumbaba. Sabihin niyo po ang ganito, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, ako po ay isang makasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala sa iyo. Mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon. Sasambahin kita, pupurihin kita sa Espiritu at katotohanan. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus na aking tagapagligtas. Manatili po nakataas ang iyong mga kamay, makipag-ugnayan at kami naman po ang mananalangin para sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na malapastor, Evangelista Wilde Almeda, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang mga kamay niyo at mga minamahal, magpapatuloy tayo. Ito po ang simula ng tapat niyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kayo po ay patuloy na sumamba, patuloy na maglingkod, patuloy na magpuri sa ating dakilang Diyos. At tiyak na ang buhay na walang hanggan. Tataas ang pananampalataya mo. Pag tumaas ang pananampalataya mo, lahat ng panalangin mo, silapit namang nandasal. At sa huling panahon, pag-iingatan tayo ng ating dakilang Diyos, pagagalingin sa lahat na mga karamdaman, bonus na lang po yan, maging ang ating mga pangangailangan. Pero ang pinakamahalaga, mananatili tayo hanggang tayo'y nag-aantay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sama-sama tayo sa mansyon na inihanda ang langit. At kasama natin siya magpasawalang hanggan. Anyayahan niyo po ang inyong mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, kamag-anak, maging sino man po, dalhin niyo rito upang sila rin ay maligtas. God bless you po at tuloy-tuloy na po tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick, ibigay ko pong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Rap Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayo dumang. Dumalangin mga minamahal, lumahan ang ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Magsisipo muna tayo. Mapagpala po namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang banal, sa unang dalangin, na aming kagalang-galang mahal, Pastor Evangelist Wilde, Spurgeon Mather, End Time Prophet, the mighty name of Jesus. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa lahat ng ay pagkukulang, pagkakasala, lalo po sa kami nagpapakumpan, nagsisisi, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, maisutuparan po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, upang maging handa sa anay pagbabalik at maghamit po rin kami, mahal na Panginoon, sa napakarami pang maligtas na mga kaluluwa, ay mahal mama sa buhay, mga kababayan po namin, mahal na Panginoon. Hallelujah, tulungan mo kami maging ilaw at asin sa libutang ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, at aming inaalay sa iyo, mahal na Panginoon, at sa pusong pasasalamat, mahal na may pagpupuri, pagluwalhati sa iyo, mahal na pangalan, sa naggalugap sa amin, mahal na Panginoon.
Panginoon na nakalaan ang buhay upang paglingkuran kami, Malapinoon. Upang sagdali na ay pananampalataya, Malapinoon, sinuungan lahat ng mga pagsubok, Malapinoon, na natili na sa paglilingkod sa iyo, Malapinoon, upang iligtas kami at buong mundo madala sa iyong panan, Malapinoon, ang buong sambayan ginagalang magkulang, our beloved Lord Pastor, the beloved children, Malapinoon, hallelujah, at mapagpapalang spiritual, physical, material, kalakasan, mahabang buhay, ay lubos po namin pinasalamat ang lubos, Malapinoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Puri. Ano yung panalapangalan? Puri ng ating malapit, mami na mahal. Ilehens po natin ating mga sarili. Hallelujah. Ang isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan, may karamdaman. Isipin po natin ating minamahal, ginagalang mga pastor, naglehas po sa ating mga loved ones, sa ating minamahal kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo, maminamahal, at babanggitin niyo po kung anong uring karamdaman, problema o vision na yan, maminamahal, i-cast out po natin sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexual, lesbianism, mental problems, financial problems, lahat ng uring karamdaman, COVID-19, cast out, unbelief and doubt, well, living glory, pride, lust, covetous, this materialism, cast out. In Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name. Problems are solved right now in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin yung panalapangalan. Salamat po, malapainan sa kadugunan sa lahat ng ayong mga dalangin. Salamat sa dakilang kapangyari pinagkalubos sa amin, malapain noon, dahil narito ang totoong propreta. Hallelujah, hallelujah, na ang panalangin ay nakakarating sa trono ng biyaya. Mami na mabilang pa, salamat sa ating malapain noon at tinugunan ng ating malapain lahat ang ating mga dalangin. Tayo po'y mababagit. Napakapangyari ang salita, ang hallelujah, praise all, tatlong beses, mami na mahal. Sabay lukso, sabay-sabay po tayo. Thank you so much, Lord Jesus. And we love you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Purihin ang ating malapit. God bless you so much, mami na mahal. At narito po, our beloved, ordained preacher, Dr. Rick Alarcon, para man po sa ating announcements. Amen. Praise the Lord. God bless you po, ordained preacher, Brother Ralph. At mga mami na mahal, muli po sa ating mga mahalaga na announcement po bago pang ating pong closing prayer to our beloved Brother Voven Espiritu. Mga naman, nagpapatuloy po ang panyaya po mula sa ating ginagalang minamalibangista, the whole beloved Almeda family po, sa lahat-lahat po ng mga Kristiyano po, sa lahat ng mga narito at sa mga inyo po, sa mga bisita po, at sa inyo po, I mean, mga webcast viewers, inyo pong patuloy na subaybayan po ang ating pong central live stream. Inyo pong mapapanood ang ating pong mga banalagawain, mga minamahal, sa mga araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo po. Ito po, every Wednesday and Friday, we start sa midday po tayo. Kapag Wednesday po, 12 noon time, up to 5 in the afternoon. And also every Friday po, 12 noon, up to 5 in the afternoon, mga minamahal. At araw naman po ng Linggo, ay maghapon po ang ating po banalagawin. Mula po alas 10 ng umaga po ng Linggo hanggang alas 4 ng hapon, mga minamahal. Through Facebook page, JMCAM Central live stream, and also through our YouTube channel, JMSM TV. At ang ating pong TV program, mayroon po tayong TV program sa mga new webcast viewers po namin. Mga namahal, it is being telecast every Saturday in the evening po through the facilities of PTV4, Channel 4, Sabado ng gabi, mga minamahal, mula po alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng ating ating pong 1.5 hour TV crusade. At ang ating naman po radio program po, niyo po mapapahinggan gabi-gabi po ang Jesus Miracle Hour, Lunes hanggang Sabado po, sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa 15:30 po sa DZME, Radio 1, 15:30 kilohertz. Ito po ay sa AM band po, mga minamahal. At inyo rin pong mabibisita ang ating po website, www.jmcm.org. At ang ganoon rin po, mga naman, sa mga nagnanais pong humiling ng pagpapayo po, nais po niya nga ng counseling po, or you can also request for prayer po, for prayer and counseling, please dial 8-372-9194 and another number which is available for 24 hours, 8-375-4255.
1148. Yan po ang ating linya ng telepono po sa Pastor House, 8375-1148. Inyo po matatawagan po sa Love 24 Hours po. Mga namahal, sa mga nagnanais po magpanalangin at magpapayo. At ganda rin po, mga namahal, sa ating patuloy na pagkakuloob sa ating pong dakilang Diyos upang patuloy po ating pong maipakangaral ang Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong mundo. Mga minamahal, ang ating pong church bank account sa BDO Favor Bonds po. Banco de Oro Favor Bonds, this is a savings account po, mga minamahal. And the account name is Jesus Miracle Crusade International Ministry or Jesus Miracle Crusade or JMSAM or JMC po. Kahit ano po doon, pwede niyo pong isusulat, mga minamahal. And the account number is, it's being flashed sa inyo po mga screen, 0003902685777. From the comfort of your own home, sa inyo po mga offices, wherever you are, just as long as you have your computer or your phone, mga minamahal, you can facilitate the transfer, mga minamahal, sa inyo po mga vows, pledges, at sa ano po, sa inyo po mga offerings po. At kung just in case, meron kayong paano na makabibisita po sa bangko, mga minamahal, same din po. At kung kayo po ay nagmamadali, pindi na po yung inyo pong JMCIM. Huwag lang po magkakamali doon sa eksaktong numero, 0390268577. Tayo na po tumayo. Pumalakpak po mula mo naman. Ating pasalamat at yung dakilang Diyos. Glory, glory to God. Hallelujah. Sa dakilang pribili muli at siya nasamba sa Espiritu at katotohanan at atin na po ang ibinibigay ang ating sa ating minamahal kapatid upang siya po manguna sa panalangin sa pagkatapos, beloved brother of Bob and my beloved co-preacher. God bless you po, beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon. Tayo pinalangin sa pagtatapos. Opo, dakila naming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihan pangalan ng pinaamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin po ng aming minamahal at ginagala na pastor, our dearly beloved and honorable evangelist, Wilde Sad Almeda, the man of God, taus-puso po kami nagpupuri at papasalamat, mahal na Panginoon, sa tagumpay ng banalagawain sa araw na ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong banal na salita, nagsilbing pagkain ng aming mga kaluluwa, lalo tigit po, pinasasalamatan namin ang pagkilos mo po sa aming kalagitnaan at sa amin pong pag-uwi. Pakaingatan po, O Diyos, ang lahat ng iyong mga anak, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako sa daigdig. Pagpalain niyo po kami lahat, ito pong aming samod na langin sa matamis at makapaling pangalan ni Jesus. Amen. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa I love you with the love of the Lord.
You are the Lord.